ako po si Shane, ang third wife ni Mr. Alan Lizon. Ako'y nagtatrabaho sa club na inilabas niya sa club at binahay niya. Lahat eh, kasi bawat eksena dito, mahirap eh. Hindi ko laging ginagawa. Lahat ng halos lahat na nakatrabaho ko first time. So, paano ko papakisamahan yung mga taong to? Paano ko gagawin yung best ko? Paano ko mapapaganda yung ano? So, lahat naging challenge for me. Pero, tinake ko siya as, ano eh, as lahat as positive na dapat hindi ako pa-intimidate. Dapat on time ako para hindi ako mapaganda ni direct. Alam mo yung ganun. So, lahat naging challenge for me. At maganda naman yung kinalabas ko. Yung challenges na dumating. Tinuruan ako ni Direk Jo Alamangan. First, sabi niya sa akin, nung hindi pa kami nag-start mag-shooting, pag-aralan ko nga raw yung character ko. Tinanong ko siya, Direk, ano bang mga ayaw mo? Ayaw niya ng entourage, ayaw niya ng hindi alam yung script, gusto niya on time. Tapos gusto niya pag-aralan mo yung character mo. Ayan ang character ko nga nagtatrabaho sa club. Gusto niya, pumunta ako sa mga club, mumurahin talaga. Tapos in-approach yung boyfriend ko, sabi ko, babe, pwede ba tayo pumunta sa mga club? Sabi niya, hindi pwede, mag-chismis ka. Okay, wala akong pakalam sa chismis, ganyan-ganyan. Isa rin yan sa mga pinagawain namin. Hindi ako nanalo, pero sinamahan niya ako, para kami watcher sa labas na may mga prostitute na sa labas ng mga club na nakatayo, sigabang ng customer sa labas. So yung pinag-aralan ko talaga yun. Gabi-gabi, rumuronda kami everywhere na may mga club sa Batasan. Masaya. At yung sinasabi ng iba na marami kang matutunan, totoo yun. Hindi ko masasabi kong hindi ako gagaling ng ganito, hindi niyo ma-appreciate kung sino ako, kundi dahil sa director ko, syempre. At syempre sa mga artista ko, hindi rin lalabas yung natural na character ni Shane. Si Direk Joy lang buong tumulong talaga. Malaking pasasalamat. Sobrang isa, number one, siya talaga yung reason kaya ako tinanggap yung film. Kasi gusto ko siya makulat. Dalawa yun. Hindi, yung iba parang lambingan lang eh. Never ako nakagawa ng ganitong sex. Before, nung umagang yun, ang ginawa ng producer namin, Spirit and Nance, pinanood niya sa akin yung movie ni Meg Imperial and Love Before. Yung mga films na nagawa niya with Direk Jo Alamangan. Mga films na Direk Jo Alamangan mismo. Kung paano yung treatment niya pagdating sa love scene. So, pinakita sa akin. Parang hindi ko kaya. Tapos, before pa nun, may inamorata ako, nagtataping kami. So, paano yung ano, tinatanong ko yung mga trabaho ko, Direk Joel, Michael De Mesa, si Luis Alan, yung mga magagaling na artista. Tinatanong, paano ba pag may love scene? May dila ba yun? Tinatanong ko talaga, ganun ako kabata, hindi ko alam yan. Tapos tinatawa na lang nila ako. Sabi nila, malalaman ko daw once I get there. So, totoo. Yun, pinanood muna sa akin. Tapos pagpasok ko sa room, hinawakan ako ni Direk Joel ng dalawang kamay, tinitigan niya ako sa mata. I mean, hindi ano, yung kung dinadescribe ko siya kung paano talaga totoo nangyari. Hinawakan niya ako, sabi niya, just trust me, sabi niya. Tapos parang, okay, Direk, ayan. Kasi, di ba, ito na yun. Ito na yung kinakatakot ko. Ito yung isa sa mga matinding challenges ng film na to. Tapos yun, inalis ko si Jackie Rice kasama sa pag-ubad ng love scene na yun. Inubad ko sa isip ko na ako si Jackie Rice. Ako si Shane on Panis. Watch, July 9 na po yan. R16, so bawal po yan sa mga bata. And sana po supportahan nyo. Napakaganda. Napakaganda ng casting. Napakaganda ng story. Lalo na ngayon sa bansa natin na puro korap. Kasama ang palad, puro kamkam. At dapat kami lang ang kamkam. Yung movie lang yun. Dapat gobyerno natin hindi kumamkam ng hindi sa kanila. Sana po managin. July 9.